Good day, ladies and gentlemen. This is once again your life coach, Pastor Romel, na nagsasabing the point of your life should be a life pointed to the Lord Jesus Christ. We are here right now sa Sinait, Ilocos Sur. Napakagandang beach. Ayan po, the floating cottages of Ilocos Sur. Yeah, napakagandang lugar for us to rest and enjoy the nature. Today is Christmas Day. We have spent the day with the Ka-Life Pointers at napakasarap pa mag-celebrate ng Christmas dito po sa bandang north ng Ilocos Sur. Once again, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, and because it's Christmas Day, kinuha ko po ang pag-aaralan natin sa Matthew or Luke chapter 1 verse number 29. Ito po yung si Angel Gabriel na pumunta kay Virgin Mary. Sabi niya sa verse 29, "But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.'" May the Lord bless the reading of His word. It's Christmas time. And I believe na throughout the year of 2020, nagkaroon po tayo ng takot because of this pandemic na pinagdaanan po ng mundo. Pero nandito tayo ngayon, and let us let us glean on the Word of God na sinasabi niya sa atin, "Do not be afraid because you are highly favored." I entitled my message today, "You are highly favored." Nakagaya ni Mary, mga minamahal, still we are blessed with the things of this world, with the things na ginawa ng Panginoon sa atin throughout the year of 2020. And I believe with all my heart, sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon, do not be afraid. Why? God has prepared everything. Because napakalaki yung hinahanda ng Panginoon sa atin this coming 2020. Like Mary, there was trouble in her life na sinasabi niya, how can this be? How can this be na seeing I know not man? Pero sinasabi ngayon ng ating Panginoon sa atin, do not be afraid, you are highly favored. Days more to go, guys. 2021 na. Kaya sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon, do not be afraid. Do not be afraid. Why? Because God is bigger. Kaysa sa pandemic, God is bigger than all the troubles of our lives. At sinabi niya sa verse number 31, "And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." 2021 ay napaka misteryosong taon. But you know what? God is preparing us for something greater, for something bigger. Tayong mga life pointers, let us be excited. Nakagaya ni Mary na yes, may takot sa puso niya, pero nung sinabi ni Angel Gabriel na gagamitin siya ng Panginoon para maipanganak ang Savior ng sangkatauhan, sabi niya kay Angel Gabriel, "Be it unto me according to your word." Gaya ng sun dito sa Sinait, Ilocos Sur, napakaganda, white na white, mga buhangin, pinapakita sa atin ng Panginoon na ganito karami ang plano ng Panginoon sa atin this coming 2021. That is why, do not be afraid, just trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Just obey the Lord, anuman ang
kinokoman ng Panginoon sa atin, anuman yung kanyang utos, trust Him because kasama natin ang Panginoon. Kagaya nung pagsama ng Panginoon sa atin throughout 2020, tayo po ay naging makatagumpay. We have overcome this pandemic. Bakit? Dahil hindi tayo ay malakas, hindi dahil tayo ay matalino, kundi it's only by the grace of God kung bakit nandito tayo ngayon celebrating Christmas in this beautiful place of Sinait, Ilocos Sur, the floating cottage of Ilocos Sur. Kaya mga ka-life pointers, huwag po tayong makatakot. I-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Papasukin natin ang 2021 with a high confidence. Why? Because you are highly favored. Huwag kang matakot dahil kasama natin ang Panginoon. Kung paano pagsama ng Panginoon sa atin throughout 2020, sasamahan ulit tayo ng Panginoon this coming 2021. I hope you are blessed with the Christmas message from your life coach today. This is your life coach, Pastor Romel, na nagsasabing the point of your life should be a life pointed to the Lord Jesus Christ. And this time, I want to pray for you guys. Nasaan ka man ngayon, I want to declare blessings to you. Kung nanonood ka man ngayon, I want to pray for you. Father God, we thank you for this day. Thank you, O God, that we have reached this far. Maraming salamat that we could celebrate Christmas and we could remember your birth. Not only your birth, but also your death and even for your resurrection. Thank you, Lord, for giving your life to us. Thank you, Lord, for John 3:16. Nasabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Thank you for giving Jesus into our lives. And the day when we receive you, they receive Jesus Christ as our Lord and Savior, doon po nagkaroon, Panginoon, ng meaning ng aming buhay. Doon kami nagkaroon ng kaligtasan. Kaya maraming salamat. It's only by your grace, Panginoon, kung bakit kami nagtatagumpay ngayon. Kung bakit nandito kami ngayon celebrating Christmas with the brethren, with the loved ones, O Lord. And now, I pray, kung sino man, Panginoon, ang nanonood ngayon, I'm asking, O God, that you would continue to bless them, O Lord. May you give them the desires of their heart. At I pray, O God, that this Christmas season would be a season of joy, seasons of peace sa kanila, Panginoon, sa kanilang pamilya, seasons of forgiveness, seasons of giving, and they will enjoy their fellowship together with you, O God, and even to their loved ones. Lord, bless them in a special way today. And as we look forward for another year of our lives, I pray, O God, na i-bless nyo po kami, Panginoon, i-prosper nyo ang lahat ng aming gagawin, even the work of our hands. I pray, O God, that you would continue to use us, O God. May you bless the person that are listening today. I pray that you would give him a blessing, O God, a special blessing. At kung meron man siyang pinagdadaanan, Panginoon, I'm asking, O God, for your mercy. I'm asking, O God, for your grace na ma-overcome niya ang lahat ng mga ito, Panginoon. At kung meron po siyang pinagdadaan ng sakit, I pray, O God, that you would heal him. May you touch his body, O God, na bigyan niyo po siya ng magandang kalusugan, O God. And I pray, O God, na pagalingin niyo siya in the name of Jesus. Hallelujah, O God. We praise you today. We magnify you today. I-bless mo ang 2021, O Lord, and your name will be magnified sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Merry Christmas, and I hope you are blessed with the message today. God bless you.